ang nasaksihan ko noong nakaraang araw, ang pinakanaiibang kasal na nandaluhan ko. Sino nga ba ang mga babaeng kusang loob na maging payaso o lokayo? Nasa bayan ng Kalayaan, Laguna, na mas nakilala noon na Taguan ng mga rebelde, ang Sitio Magalolon, dito namin binalikan ang mga lolang lokayo na halos di namin nakilala. Wala yung hotel. Wala na. Ayun yung tainado. Si Aling Dorang Bagulbagol ang pinakaate ng lahat. 75 taong gulang na siya at mahigit 5 dekada ng lukayo. Di kanya nahihiya. Ay, ano ko takong mahihiya? Ito yung aking bisyo. Bisyo. Oo, kung tawagin sa sigaril, di na si sigarilyo. Ay, ito ang bisyo ko simula. Pero walang, ano yan, walang masamang epekto to sa kalusugan nyo. Hanggang sa palayan, magkakasama mga lola. Tradisyon na rin dito ang pagtutulungan tuwing panahon ng ani. Ay, patitigin ninyo ako! Nandito rin si Leti Cipriano na may 13 anak. Siya ang may hawak ng pinakamalaking ari noong kasal. Sabi ng mga anak ko, di malalaki na nga yung mga anak ko, Mami, hindi ka ba nahihiya na kayo ay naglulukayo? Kaya huwag niyo ikakahiya ako na ako naglulukayo, yun ay katulang lang. Panyo kang puti, dinagit ng lawi. Ngayon, baguhan yung pari nyo, no? Eh, nung nakita niya sa labas ng simbahan, parang nabigla, no? Ano, paano niyo ipapaliwanag sa kanya? No? Ay, ano po, kung sakali siya ay nabigla, sasabihin nalaan namin, apasin siya na po, Father, talagang ito po ay kinagis na namin. Talaga hindi na ito maaalis. Bakit mga lalaki hindi sumasali? Ay, naku, ay nagagalit po. Yung asawa ko nga po ay nagagalit. Kaya lang, ay kung malaki ako, maliit po yung asawa ko, takot. Kahit siya nagagalit, ay siyempre ako nakikisama. Samahan lang po naman yan namin mga kababaihan. Ay, maski nagagalit ang asawa, ay ano ba? Basta't huwag kang manood. Kung ikaw ay nalalasuan, ganun lang. Wala sa bukid ang asawa ni Leti ngayon. Ano yung ginagawa? Nagpapahagin ho. Pero ang mga lalaki nito, nagbabantay sa kanilang mga misis. Makakahiya ho yun eh. Bakit? Eh, hindi ko ho kaya magdala ng sa ano ng babae. Makakahiya yung sabihin na lamin. Ako'y bastos na lalaki. Kaya... So, pero yung asawa niyo, ginagawa rin yun? Oo. Anong sinasabi niyo sa kanya? Ay, o, baliwala. Pinukonsinti niyo naman? Oo. Hindi. Hindi ko sa kanya ni binabayanan. Pero... hindi kayo sumasangayon? Sumasangayon. Okay din sa inyo? Okay sa akin. Si Aling Tina naman, sa Barangay Health Center ng San Antonio namin pinuntahan. Health volunteer siya rito. Antinda kay etlag malalaking etlag buhay. Sabi ng anong ibang lalaki, bakit kayo atin mga babae? Ay gusto mong ikukul lang, ay yung atin. Yun naman at kanila, hindi sila gumawa. Hindi ka ako, hindi gumawa rin kayo. Kung kaya ninyo kung yung amin, yun, masaya din. Kabaliban niya yun. Sabi ko, ikaw ang baliw. Eh, ako'y alas na, alas 7 na. Ikaw, hindi ko na maaari kasi sa lahat din dahil hindi yun. Tungkulin mo yun eh. Hindi ka na magmamaluto. Wala ay. Ay, luto na kanina. Ay, sa ano na lang? Ha? Sa... Anong pakiramdam niya pag ginagawa ng misis niya yun? Okay, wala. Katuwaan po niya yun eh. Kasayahalaan niya ng bago may kasalan. Pero mga lalaki hindi sinasali? Hindi po. Bakit po? Ay, hindi po pa rin pareho bahay lang eh. Parang masagwa po naman kung sasamahan ng lalaki yun eh. Masagwa? Oo. Pero pag babae, ang gumawa? Hindi ho. Ba, nagkatuwaan lang nila yun eh. Ano naman ang katuwaan ng lalaki? Wala ko ba yun? Mag-inom. Sa
aming tinuluyan sa kalayaan, halos hindi namin nakilala si Aling Lilian Conde. Ang manipong ito. Nakakasama lang niya ang barkada kapag may kasalan. Ilang mabango sa titik. Pampasaya, pampakwela. Kasi ako dito, pag ako sobra nang nakakaramdam ng hirap, ako ang nagsisilbing clown nila. Sa unang tingin, tila wala silang pinagkaiba sa mga ordinaryong Pinay. Subsob sa trabaho at pag-aalaga sa pamilya. Pero nagbabago ang kanilang personalidad kapag oras na ng paglulukayo. Ito na nga raw ang bisyo nila. Hindi sila sigurado kung paano nagsimula ang tradisyon. Tiyak lang sila na dapat itong panitilihing buhay. Ito raw kasi ang pagkakataon nilang magsama-sama at magbigay ng kaligayahan. Hindi lang sa mga manonood at sa mga bagong kasal, kundi lalo na sa isa't isa.